Maga mga katrabaho at yan, nandito na naman po tayo sa Mabalacat, Santa Ynez. Kanina po ako umalis. Kaya lang bago po tayo umalis kanina doon ay pinuntahan ko muna yung mga kasama natin, mga nagtatrabaho doon sa tulay, sa poblasyon. Pero bago po lahat ay hindi muna tayo ng pasalamat sa Diyos. Dahil nakakagawa na naman po tayo sa buong maghapon sana, ingatan po tayo sa ating mga gagawin o tatrabahuhin ngayong maghapon. Siya po ang lagi natin hinihingi, hinihingi po tayo ng patnubay sa kanya, sa kanyang sa ating pagtatrabaho sa buong maghapon. Kaya ito mga katrabaho, nandito na po ako ngayon sa Mabalacat para maglalagay na po tayo ng ngero. Unahin muna natin yung mga insulation, mga katrabaho. Ipapakita natin kung paano po tayo maglagay ng mga insulation. Kahapon ay hindi po ako nakapunta kahapon dahil nga ay pinunahan ko muna yung doon sa poblasyon. Inano ko muna po yung mga nasultadan, kaya kung nakita niyo po ko na i-upload na po yung mga katrabaho ay minabuti ko muna po na kahapon ay doon muna ako para yung mga kasama natin ay matuto na paano tayo gagawa. Ngayon ay bakit nyo pinaba? Kaya ngayon nandito po tayo sa para magbubong na muna. Ayan, ipapakita po natin kung paano tayo maglagay ng mga bubong or mga insulation. Ayan, sa trabaho, aakyat na po tayo. Yan, lahat ng ginagawa kailangan mo pang pakita para din po din sa nagpapagawa. Kagabi po naghahanap siya kung ano po yung ginawa, sabi ko hindi po ako nakapunta kahapon. Ngayon pa lang katrabaho at maglalagay na po tayo ng mga insulation. Papakita natin kung paano po ilalagay. Dati po ay nahihirapan po tayo maglagay ng mga insulation kung paano namin ikakapit. Ngayon eh, papakita po natin para makita nyo rin kung paano po namin nalagay. Unahin na muna natin. Ayan, unahin na natin yung insulation muna. Ilayin muna dun. Ayan, at pahawak ko na lang muna po yung ano. Tip na lang yung katagal ka na. Controller na. Hawakan mo. Balik mahaba. Lagay na natin sa iskwala yung zero. Ayan, ay araw po nito ay naman po tayo ngayon na isang natin
pero. Lalagay na lang tayo ng pero. Lalagay na pero. Lain mo. Ito yung pakita mo rito kung paano natin na ano, pagkakasit na mo. Ah, saguli. Ito, ipitalak po natin siya ng liso yun, oh. Tapos meron po siyang mga rivets para hindi lang po siya matanggal mga katrabaho. Ayan. Kabilahan po yung gagawin natin. Kasi dati, ginagawa po namin na hindi naman po ganito mga katrabaho. Sinasabay lang po namin sa yero. Ela ko minsan nakalundo po yung ano insulator. Nung naisipan lang namin po na gamitan ng liso tsaka rivets. Parang mas pinamadali parang mas madali po siyang ikabit. Matrabaho lang po siya mga katrabaho. Hindi ka tulad ng ano, isasabay na sa iyo. Kaya lang, minsan nakalundo po yun. Apa naman ang pinupin nila? Lang pag naglalagay po tayo dito ay medyo atake natin para banat na banat yung batak. At yung tama yung panarik na yun, nakakatrabaho yun. Wala po siya. Ang nakakatrabaho ay kapulitan na nalagyan na natin ng ano. Bits, tapos kunin na natin yung yero. Alisin mo yung ano, tali. Para hindi na lumipat. Baka mapunit. Wala, magod ng mga luwag. Tapos yan, minsan ay lahin mo. Ang mga kat makikita nyo, wala ka na natin. Wala. Na bakit daw hindi po tayo na mga naka-issues, mga naka-helmet. Eh, ito mga katrabaho, kuminsan ay sagabal lang po sa amin. Kaya nung na, hindi naman po tayo sa malaking kumpanya.
po sa mga construction worker na malaki, hindi naman po tayo doon sa mga trabaho. Kaya kung hindi naman po tayo gumagamit na issues. Lagi may nagko-comment, parang hindi tayo na sapatos. Tapos ilahin natin to. Eh hindi po tayo gumamit. Nagsarin po ako na magamit na gano'n, mga accessories po na katawan. Dahil ito pang abala sa amin, mga tatrabaho. Ito, sige. Ilinagay natin sa eskwala, sigurado lang po tayo ng isang yero. Buhatin mo muna rito. Magayin lang po natin. Okay.
bababa mo. What is it? No, dito. Baba. Dito ako ba? Ayan, mga katrabaho, ipapakita natin kung paano yung ano. Ito, makikita niya mga katrabaho, ay bakit po siya nakaangat. Ayan. Kaya po nakaangat po yung yero na to mga katrabaho, hindi po siya nakaplat, no? At saka po dito. Ayan, kung makikita niyo yung tatlo hanggang apat o lima, ay inaangat natin. O, kumbaga, na. Ngayon, ang ginagawa po natin ito, kaya nakaangat po yan. Dahil wala po sa eskwala yung pagkakatayo ng building o ng pubong. Ngayon, minabuti natin na inaayos po natin, linalagay natin sa medyo size kuwala. Dinadaya po natin sa mga kilo, ay sa yung sa yero, dinadaya po natin ng pakunti-kunti. Itinutulak natin dito. Kung makikita nyo, nakaangat nga po siya, no, mga katrabaho, yan. Bakit hindi siya nakaplat? Ayan, bakit? Bakit po mga katrabaho hindi siya nakaplat? Ngayon, ito po kasing ating ano, mga katrabaho ay nagla-lockdown. Ayan. At bakit kaya ganun ang ano natin? Ayan. Namatay po ang ating ano. Pensya na po mga katrabaho, nagano po yung ating gimbal. Ala, local lang po ito nabili ko. Wala pa po tayo masyadong pambili. Kahit na meron po tayong mga project, kung minsan hindi ko po ginagalaw, basta gastos na ako ng gastos, hindi po ako ganun mga katrabaho. Gusto ko ay tapusin ko muna yung mga project ko bago po ako gastos ng gastos, o kung gagastos man ako ay yung sapat lang, o yung talagang gagastosin lang, ganun lang po tayo. Pero pagdating po sa pang sarili, yung mga ano po ako, maluho, hindi po ako maluho mga katrabaho. Kaya yan, pinapakita ko sa inyo ito pong yero na to, bakit siya gumagalaw pa, bakit wala, halos naka 1, 2, 3, 4, naka-apat na piraso ng yero na tayo. Kaya po yan mga katrabaho, nakaangat, ay ginagawa ko po ay dinadaya po namin siyang konti-konti, o para mahabol natin yung yero. Kaya lang medyo magkakadiferensya lang po siya dun sa ano, dun sa yero natin, medyo korbo siya, tataas po yung pinaka-korbo niya. Hindi po talaga yung kanyang regular o natural na pagkakagawa ng yero. Kaya po ginawa ko na ganun para ito po kasing sa gilid ay wala po talaga sa iskwala. Kaya makikita nyo, napakalaki. Kung ito po ay buling po mula doon, sobra po ang laki niya. Ngayon, kung bakit ito pong bubong na ito ay nagkatulo, gawa nung naputulan po siya rito, tapos yung tubig niya, malapad po rito na tinamaan po ito, itong isang gilid na ito hanggang doon sa baba. Ngayon, yung pong kanilang pagkakalagay ng plastic, man po nila lahat ay po pang pagkakalagay ng plastic. Kaya po yung tubig, hindi po maabot doon sa dulo ng gutter. Kaya po siya doon sa pinakadang gutter, kaya po siya ay
tumutulo sa loob. Ayan, minabuti na lang po na dayan. Ayan, kinuha na po natin ng kaonti. Ngayon po ay makukuha pa rin natin tamang ano, makikita nyo yan. Pag nagpa-vent po ako dito ay gagawin ay kukunin, parang naka-eskwalado na rin po siya matrabaho dun sa liso. Kahit po ganun mga katrabaho, kahit na, ano pa, di naman makikita yan, nasa bubong naman yan, nasa taas na. Halimbawa po, meron pong umaakyat o may magpapagawa. Isa ng ano po yan, isang points na natin dun sa magpapagawa ng bubong sa atin. O, bakit kailangan dayain? Kasi lahat po ng ating ginagawa, kailangan na minsan meron po tayong binadaya, hanggang hindi mahabol, kailangan na natin siyang dayain. Ngayon, dito naman po sa taas, po mo isa, mga katrabong ito, pakapunta po. Bakit po dito nakaawang siya? Ayan. Bakit po ang laki ng awang to? Sa doon, nakaalos, nakadikit na siya dito. Alos ang awang niya sa mga 4 inches. Kung makikita niya, nasa 4 inches ang awang. O yung distansya niya, layo niya sa wall. Eh doon, alos dikit na po siya. Gawa po nito, wala sa eskwala. Ngayon, kung hahabulin ko po ito mga katrabaho, ganun na lang po mangyayari. Ahabulin natin, puputol to ng yero, mag-ano po tayo, ayun. Bali, parang ganun din o, magkakatanti ko rin masure kung baka ang araw o ilang buwan, tatagas din po. Kaya minabuti ko na ganyan, na dinaya ko na, para hindi na rin po ako mahirapan. Kaya magiging problema lang yung yero na, dahil ibinalik lang natin yung dating yero. Ngayon, pagdating na dito sa taas, para makuha natin yung halos eksaktong sukat niya doon, saka sa baba, halos magpapareha siya, saka doon sa pinakadulo. Ayan, para makita niyo mga katrabaho. Ayan, yung pinakadulo niya sa tabi ng gutter, saka dito sa harap. Ayan, firewall. Minamabuti po namin na kukunin namin tamang sukat niya. Parehas siya. Tapos dito naman ay binabanat namin siya mga katrabaho, o inihila natin. Ito. Inihila natin yung yero, sinisipa natin, papasok doon. Kumbaga, linalaparan natin yung yero. Ito. Binababa natin yung pinaka-corbo niya. Itong pinaka-groove. Siya ay, ito ay binabanat natin siya ng konti, inihila para ano siya, mataya siya ng paunti-unti. Ganun po ang paglalaro ng yero sa riptide kahit po sa mga corrugated, pero sa tile span hindi mo po siya makukuha mga katrabaho. Kung ano na po talaga ang ano ng tile span, ganun na po yung pagkakayari o trabaho nun. Hindi na natin siya pwedeng dayain. Kaya hanggat maaari ang mga tile span ay nasa eskwalado yung bubong natin. Ganun po ang talasan ng experience ko. Kaya ako pag na-experience ko ang isang trases ay hindi po ako yung gumawa. Kung wala po sa eskwala ay dinadaya ko na po yung mong yero na habol na namin. Kung halimbawa wala man po siyang insulation mga katrabaho, walang nakalagay na insulation sa ilalim o ito yung yero na to, hindi mo siya mapapansin na sa eskwala yung yero o yung yero at saka yung trases. Bakit po kanya? Dahil po yung ginawa nga natin yung dinadaya natin yung yero, tinutulak natin, may hihin natin sa taas, tutulak natin naman sa duloy, papasok, pabaliktad, baliktaran lang naman po yan. Papasok mo doon, dito naman ay itutulak mo siya ng paganyan. O, para magbabalance po siya mga katrabaho. Ayan, ganun po ako kung magpatrabaho mga katrabaho. O, ako po, bilang ako yung isang latero nila, kasama ako po yung, ayoko po yung ganun na napapayaan. Kaya't maaari ay tinuturo ko sa iyo paraan ng pag-iyero. Nakasama ko para kumbawa, ala ako, aalis ako. Paano alam mo paano yung gagawin? Kisa yung hihintay ko ako. Tapos ang paglalagay natin ng yero ay ganito po yun, nakatrabaho. Tandaan po natin, lagi ito nasa ilim. Ayan, ito pong pinaka ano na ito. Ay, laging sa ilalim po yan. Ayan. Dalawa po kasi yan, so nila ay ganun lang siya, wala siya nakapasobra. Ito po, nung namin to, nung bagong tinanggal, ay nakabaligtad. Ito po, nasa itaas, nakailangon. Ito. Mabaligtad po ang kanilawa. Ito yung nasa ilim. Ito naman po yung itaas. Kaya kikita nyo sa ilalim, kita mo yung dugtungan. Hindi siya talagang lapat na lapat sa yero. Kahit na ipako mo siya, aangat at aangat pa rin mga katrabaho. Ngayon, maliban na lang, kung meron siyang insulation, hindi mo makikita. Pero kami, mga katrabaho, kahit na wala siyang insulation, ay linalapat pa rin natin, mga katrabaho. Ayan, medyo nakapaglatag na po tayo ng dito. Ngayon, yung inuulit ko, yung mga nagko-comment po sa atin sa ating mga YouTube o mga nanonood. Pasensya na po kung hindi po kami nag-safety, mga naka-helmet,
din po tayo isang malakihan o big time ng mga contractor. Small time lang po tayo mga katrabaho. Kaya pasensya na po dun sa mga nagko-comment. Malay nyo, pangaraw eh, kung lalaki man po yung aking company o magkakapangalan po tayo bilang isang construction work o construct, ay malay nyo, isang araw yung kung hinihiling nyo na mga tao ko ay maano ko sila, mapagbigyan po na o may bibili ko sila ng mga tissues or mga elf, yung po lahat ng kailangan ng accessories bilang mga construction, ay malay nyo, may bibigay po natin yung mga katrabaho. Kaya lang, ganito lang po, mga sabi ko nga po sa inyo, yung ating mga kasama, mga construction, mason, mga kalpintero, mga latero, talagang po nila, wala po silang ano na magsuot po sila ng mga safety shoes, mga naka-helmet. Lagi pong ang ano nila sa mga doon sa dati kumpanya nga nila, sabi nga, binibigyan daw sila, imi-issuehan. Pag ho daw alis na yung contractor or porima engineer o yung general engineer doon, alam nyo, ang gapo daw nila ay uba rin. Kasi isang ano para abala pa sa kanila, sa kanilang pagtatrabaho, hindi makagalaw ng boss. Pero kung naka nga naman po suot, gaya ko mga katrabaho, tingnan nyo bilang isang carpenter po ako, mason, latero, poriman, hindi rin po ako nagsisipin mga katrabaho, hindi po ako sumusunod. Kasi totoo lang po, magtatapat po sa inyo. Kahit po ako minsan, meron po kami lakad, mamamasyal, ano. Yung hindi po ako sa pati, ako sumusunod. May lang po ako sa mga tsinelas na sandugo yun. Ganun lang po yung mga suot ko. Minsan hanggang murahin lang po yung mga sinusunod na pangalis, yung damit or ano. Hindi po ako maluko mga katrabaho. Eh, lalo na sa trabaho ko. Kung ano po yung bihis ko kung minsan sa trabaho ko o sa pag-alis natin, ganun pa rin po mga katrabaho. Pupunta ako ng SM o Wilcom, bibili ako. Minsan yung makikita suot ko sa trabaho, kung minsan diretso na ako kagad, hindi na ako kailangan ng bihis. Sabi ko, basta may pera kang pambili, wala, hindi ka naman pero pagbabawalan na pumasok. Eh, yung ampulo pinapapasok sa mga mall o sa mga ano. Eh, tayo pa kaya kung may mangputang bili. Pero wala naman silang karapatan na para nagwawalan tayong na bumili ng mga materyales kung may pera naman. Kaya pasensya na dun sa mga nagko-comment bakit daw ilang beses na daw na napanood puro ganun, wala daw mga safety issues, no? Hayaan nyo, balang araw ay magagawa natin yun. Pag lumaki po ng lumaki ang ating ano, lumawak ng lumawak ating construction dito sa Pampanga. Kasi small lang at small lang po ako mga katrabaho, hindi po ako yung isang big time. Yun po, hindi ko lang paalala. O yan mga katrabaho, na kwento ko na lahat yung mga nag-comment. Nahit po na rin kung paano tayo mag-yero o magbigay ng mga tips, yung mga baguhan o gustong mag-aral ng tero, pwede po namin po kayo. Willing po ako na tumuro sa inyo at magturo. Naka-break muna po sila mga katrabaho. Halos isang oras na po ako dito sa paglalagay ko ng yero. Dumating po ako dito ay 9:30. Ngayon ay nasa mga 11 na po siguro mga katrabaho. Or 11, kasi ganyan. Bababa muna po tayo at nakuhanap po ng tubig. Pinugunan ako. Mamaya, ipapasigulin sa inyo mga hapon bago.